Okay guys, at narito na naman tayo sa unboxing ng electronics gadget. At meron tayong bablog dito na solar na ceiling light. Ang model niya ay JDC 100 watt na solar light na private street lamp without electricity. Oh, malaki ba yan? Pwede sa pan-ceiling, pwede din sa labas ng bahay, at pwede kahit saan kung saan mo. Kasi install niya ay bilog at ito ay powered by solar. At ito ang itsura niya. Ayan, makikita nyo. Ayan. Oh, really? Solar floodlight power, 100 watts, temperature. This is serious? Ang connector niya ay ganito. Ayan. At meron siyang kasamang remote. At merong stand para sa solar at mga tornilyo. Ayan, at yung wire niya. If you are new to my channel, you can subscribe and you will learn a lot here. Like and share. Ito yung specialist specs niya. Ayan, meron siyang 50,000 hour LED na long light, 65,000K na color temperature. Okay, at kung tetestingin natin yung ilaw at ito, pag pinower natin, ayan, ganyan siya kaliwanag, maliwanag din siya. Okay, pare. At meron siyang tinatawag na brightness. Pipindutin natin, try natin. Ayan, pwede mo siyang hinaan at pwede mo siyang paliwanagin. At itong M, ayan, pwede mo palitan ng ilaw. Iilaw lang siya ng dilaw. Ayan, fluorescent white. At nababago-bago mo ang ilaw niya. Pwede, I like it. Akin na lang. Tinutornilyo lang siya rito sa taas. Ayan, tinutornilyo lang sa pinakang ceiling mo. Then, meron siyang minong 3 hours, 5 hours, at 8 hours. Ibig sabihin, pwede mo iset ng 3 hours lang. Mag-subscribe kung hindi pa. Like and share. Dito tayo sa sukat niya. Ito ang aktual na sukat ng solar niya. Ay aabot ng, ayan, kulang 10 inches. Lapad niya ay aabot ng 7.5. Ayan ang sukat ng laki ng solar niya. Ganito itsura niya pagka nag-charge. Ayan, nakita nyo, nagbiblink siya ng red. At nag-charge din siya kahit sa ilaw lang nakatapat. Ayan, gamit lang natin yung solar, tinapat lang natin sa ilaw, eh, kaya din niya mag-charge. Ganong kalakas yung sagap ng charging niya sa gamit yung solar. Okay, pare. At kung bubuhayin natin, ayan, automatic na siya. Pagka tinanggal mo sa ilaw, patay yung ilaw pagka nakaka-receive siya ng liwanag. Once na tinanggal mo sa liwanag yung pinaka-solar niya, automatic na siyang nabubuhay. Ayan. At tatapat ko uli sa liwanag yung solar, usa uli siya mamamatay. Ayan. Ibig sabihin, pagdating ng gabi, ay automatic na siyang nabubuhay. Ito siya pagka madilim na madilim. Ayan. Ganyan siya kaliwanag. At talagang makikita nyo ang liwanag niya sa paligid. Maliwanag din ang paligid pagka siya ay walang ilaw. Ayan. I-tear down natin para makita natin kung ano pwedeng i-upgrade sa loob nito. Kung gusto nyo tagtag ng battery at anong battery nito. At ano nasa loob. Madali lang, putin nyo lang itong sinakasalamin niya. Ayan. Tapos tanggalin yung tatlong isip. Yung apat na screw. Ito at natanggal ko na yung apat na screw para dito. At tingnan natin kung ano loob. So narito yung pinakang parts niya, yung regulator niya, yung sinag ng sumasagat na remote at yung mga ibang mga parts. 3650 na battery na 6Ah, 32650 na battery. Sa itsura na yan, mukhang pwedeng tayo magdagdag kahit tatlong battery pa para matagal siyang malobat at mas tumagal ang buhay niya. Kasi ang mga ganito solar, nanggagaling ang power nito dito sa battery. Kung mas malakas ang battery mo, battery nito, mas matagal mo siyang pwedeng gamitin. Ayan, 5 meters yung wire niya, yung solar energy at ceiling light ang yari niya. Universal value ang dating ng kanyang pagkakayari. Ayan, sana may naitulong ako at mayroon ako na ibahagi ngayong araw na to sa inyo. About sa mga electronics gadget review. Subscribe lang kayo at marami kayong makukuhang impormasyon
knowledge at idea sa mga electronics gadget. Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside the stuff and test result. Subscribe.